comments! It's me again, Gla, and welcome back to my YouTube channel. For today's episode, I'll be doing a bag review. Well, one of their items, kasi ang dami nilang items, like they have sleepers, shades, and since dito sa channel ko, we talk about bags most of the time. So, why not, diba? So, I'm talking about the Thai fashion brand, The Gentlewoman. Super duper ang hype nito sa TikTok. Like, they have tote bags, meron silang micro crossbody bag, name it. Kahit nga, hat meron sila. Like, bucket hat, cap, meron sila, t-shirt, I think meron din sila. So yeah, but before I talk about this bag further, I just wanna say thank you for those of you just recently subscribed and watched my latest episode. Thank you guys so much. I really do appreciate the love and support. If you're new here, welcome. My name is Gla, and here in my channel, I talk about bags. Sabi ko nga kanina, bag reviews, unboxing, anything under the sun. Well, basically everything that I love. So if we share the same passion, I hope you consider in subscribing. Hit that bell button so that you won't have to miss any of my episodes. Okay, girlmates, let's start. So this is the bag that I'll be talking about. This one is a tote bag. I decided to get a tote bag instead of a crossbody bag, micro crossbody bag, or other bags na meron si Gentlewoman. It's because before Gentlewoman naging hype sa TikTok or social media, yung Marc Jacobs na tote bag muna. But that bag kasi it's kind of expensive. So I feel like this one is a good alternative. Ganito siya, nung na-receive ko, guys. Meron lang siyang plastic. And then, I ordered this online. It cost 1,800 in Philippine peso plus shipping fee. Okay? And this is how it looks. Yan. Yung material niya, this one is canvas. Yan. And then, meron lang siyang print na Gentlewoman, left and right, tsaka dito sa bottom niya, and of course, at the back. So, parang nag-start siya dito hanggang sa ilalim, hanggang dito sa likod. And then, inside, wala na siya. So, ito yon yung two handles niya. So, yan. This is the front of the bag, side. And then back, same lang din, side, yan, at the bottom, and then two handles, okay? Ito yung tag niya, so meron siyang dalawang tag, Gentlewoman Club, and then QR code, yung color cream, and then this one also, plus, nakalagay dito, it's in Thai, so hindi ko siya mabasa. So yun, and then inside of the bag, canvas din talaga siya, guys. 100% na canvas siya. And then inside, oh okay, meron siyang removable na ganito. Medyo makapal siya and matigas para yun na yung framework para pag nilagyan nyo ng gamit inside, tatayo yung bag. So mukha na siyang tote bag talaga. So there, pwede rin tong pang beach, ganyan. Yan, okay. Now, let's measure the bag very quickly. For the interest of time, measure ko na siya kanina. So, measurements are for the length. This one is 16.5 inches. And then for the height, 12 inches. For the width, it's 5.5 inches. And then the drop of this bag, yung dito, two handles from here up until here, that's 7 inches. So those are the measurements of this tote bag. Now let me show you what are the things that you can put inside of the bag. Actually, nilagyan ko na siya. Kumbaga, ano tayo? Reverse ang gagawin natin. Like, nilagyan ko siya ng gamit and I'll show you ano yung mga yon. Okay? This is how it looks. Yan, may mga nilagay na ako and it's nice kapag meron siyang laman. Yan. Yan. And of course,
If you're gonna ask me kung mabigat siya, yes, kasi ang dami kong nilagay. Plus, this one is canvas. So, medyo may bigat din naman kapag canvas talaga. And makapal yung canvas niya, guys. Hindi siya yung normal na canvas na manipes. Because I have this. I got this from Happy Skin. Free nila to. And pag kinumpare ko sila, mas manipis tong canvas nito as compared dito sa Gentlewoman. Mas makapal siya, guys. This one, manipis and mas magaan. Mas mabigat to. Okay? Alright! So, what are the things na nilagay ko inside? Of course, I have regular umbrella. Ngayon, rainy season, kailangan talaga natin ng payong. Okay? So, kaya hindi ko na to tinatanggal sa bag ko. Super duper big na Kikay kit. Andiyan lahat ng makeup ko. So, pinagsama-sama ko sila. Yan. Hindi ko na sila isa-isahin, pero yan. Ano to? Makeup or Kikay kit. Alright? And then, notebook. Hindi siya yung regular notebook. Mas malaki to sa regular notebook. Yan. Super nice, no? Flamingo. Wala lang. Gusto ko lang i-share. And then, andito yung, not really 13, but this one is 15-inch laptop. And, di ba sabi ko last time, kailangan ko ng laptop sleeve. I'm so thankful kasi yung isa sa mga kaibigan ko sa office, binigyan niya ako pasalubong. Yan, thank you, girl. I so love it. Yan, 15-inch laptop. Kasha. And then, yung bag organizer ko. Na ang daming laman. I have extra mask. Ayan. Kikay kit lipstick, toothbrush, perfume, sanitizer, my ID, wallet. So basically, lahat ng knickknacks ko nandyan. Okay? So yun, madami kayong malalagay. Siyempre, ang laki nito, guys. So, tote bag talaga siya. Although, ang con lang would be since tote bag siya, wala siyang zipper, guys. Open siya. So, just be very careful, you know, especially if nagko-commute kayo. Siyempre, di ba, hindi mo mamamalayan, baka nakatulog ka, di ba, makuha na lang yung valuable things mo. So, make sure lang na i-secure mo yung mga items mo pag ginamit mo tong bag na to. Now, let me show you how it looks kapag suot ko tong bag na to. And of course, two handles lang meron to. So, tote bag to, guys. So, pwede nyo siyang ilagay sa crook ng arm nyo if you want to. But, hindi ko siya isasuggest kasi mabigat siya. Tapos, lalagay nyo dito sa crook ng arm. So, mangangali kayo bigla. I feel like this one, pang shoulder bag talaga siya. And this is how it looks. Yan. Front. Side. And then back. Nice siya. In fairness to the fair. Now, my thoughts about this bag. First would be the price. I got this for 1,800 pesos, and I feel like it's quite expensive kasi kung magpupunta ka sa mall, marami kang makikitang below 1,000 pesos na canvas na bag. But I totally understand, I totally get it kasi may brand na kasi siya. This one is a Thai fashion brand, yung Gentlewoman. At yung demand kasi, sobra ang demand dito sa TikTok and even sa IG. Kaya syempre, yun, tataas talaga yung price nito. Next would be color. If I'm not mistaken, merong dalawang kulay itong design nito, black and this cream. Pero yon, kinuha ko yung cream instead of black kasi summer na yon. Parang feeling ko mas okay yung cream at pang vlogger. And hindi, kasi sabi ko nga kanina, diba, nauso yung Marc Jacobs din na tote bag, and I feel like good alternative siya. May mga ganitong color din kasi yung Marc Jacobs eh. So, yeah, reason as to why ito yung pinili kong kulay. Yung con lang would be, para sa akin na, wala siyang zipper. Yeah, so open lang din talaga siya. You just have to be very careful. Ano pa ba? Nagustuhan ko yung canvas kasi makapal siya, hindi yung ordinaryong canvas. So, yun yung
plus points nito, makapal siya at meron siyang tawag dito cardboard sa ilalim para, you know, maging foundation nung bag. Kaya niyang mag-stand alone kahit na walang laman yung bag. Kaya plus points na meron siyang cardboard. You can use this bag as a work bag. Just be very careful. And I would suggest do not bring valuable things with you and carry enough cash lang. Kasi nga, again, open siya, wala siyang zipper. Better safe than sorry, okay? You can also bring this bag sa beach. Sabi ko nga, di ba? Kasyang-kasya yung mga pang-OOTD mo dito or mga non-negotiable stuff kapag pumunta ka sa beach. Also, weekender bag kasi kasyang-kasya dito yung damit mo, toiletries, and the like. And sa mga mommy, kasi, di ba, marami tayong dala na gamit ni baby. Kasyang-kasya dito yung mga feeding bottles, milk ni baby, changing diaper pad, diaper, damit ni baby, and so on and so forth. So yeah, caring kay mommy, tapos fashionable pa yung bag niya, o diba? So there, actually yun yung con ko, yung open, wala siyang zipper, and then yung price, a bit pricey. Tapos siguro, madali siyang madumihan kasi nga canvas. Although, ang kagandahan naman is pwede mo siyang labhan kasi nga canvas. So, yun. Madali lang din naman siyang i-manage kung sakaling madumihan. So, yeah. That's it. That's the end of this bag review. Thank you so much for joining me for today's episode. I hope nagustuhan nyo. If you did like it, I hope you give me a thumbs up. If you have any questions or feedback, or kung nakabili ka ng gentlewoman na bag, comment below kung ano yung thoughts mo about it. May na-experience ka bang iba? For you, maganda ba siya? Kasi I'm interested to know. Thank you, Glammates, again for your time. And if you haven't subscribed yet, I hope you click the subscribe button before leaving my channel. And yeah, I'll talk to you on my next vlog. Bye!